charity. Ang aming daan ay para sa nakakaraming tao sa buong mundo na mabuhay. Freedom from suppression and oppression, from the claws of the evil politicians and military. Nauubo tuloy ako dahil mahirap sana sambitin, subalit kinakailangan claws, kuko ng mga masasamang politiko at mga masasamang politikal. Ibig sabihin, ang freedom ay talagang hindi nila naibigay dahil sa pag-oppress, sa pag-suppress sa sangkatauhan. Freedom to express their sentiments, yung hinaing, yung kailangang ihiling na, na tama na, sobra na. Freedom to choose, pamimili kung saang daan, hindi doon sa manipulasyon at sa pag-impose nitong gobyerno na talagang hindi na katanggap-tanggap sa lahat ng tao sa bansang ito. Peace and prosperity. Sino nga ba ang dapat natin tingnan o bigyan ng pansin? Tama ba yung peace na binigay ng Office of Presidential Advisor for Peace Process? Dahil mula Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Sapmen, at ang Marawi seats, ang Office of Presidential Advisor for Peace Process ang nangunguna sa pagpapaaway, sa standoff, at sa lahat ng black propaganda dito sa ground. May saysay pa ba sila? Napakasimpleng explanation na ang kailangan natin. No more OPAP. No more Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Kasi mismo ang COVID-19, siya ang humawak. Punong-puno ng panggigipit. Punong-puno ng problema. Punong-puno ng pag-target. Hindi lamang bigyan ng sakit, kundi ang dulo pag minalas, patay on the spot. No more OPAP. No more panggigipit. No more lahat iyan. Kaya palitan na natin ng PAPO. Peace and prosperity against poverty and oppression. Yan pa ang mas maganda. Wala nang OPAP kasi ang OPAP siya rin ang humahawak sa Integri, yung mga MILF, MNLF na sumanib sa puwersa ng sandatahan ng Pilipinas. Siya rin ang nagpapasweldo sa CAPGO dahil yan ang pera galing sa Malaysia. Galing sa OIC nila na hindi naman yung OIC sa Jeddah, kundi OIC ang Organization of Islamic Conference na dinibate ni Miss Wari at yan ay nakabase diyan sa Indonesia. Yan ang ginagamit nila ng mga Arabo-Arabo kuno. Yan din. Kaya nga yung picture ng kasama ng pari na pumunta sa Vatican, pakiklaro nyo yan, ibigay nyo sa akin. At nang malaman natin ang buong katotohanan na sila yung sumusuporta sa Office of Presidential Advisor for Peace Process, pero sila yung nagpapaaway dito sa ground. Kaya no more ha, no more OPAP. PAPO na ngayon. Peace and prosperity against poverty and oppression. PAPO will lead the way to cleanse the entire sovereignty. Peace and prosperity against poverty and oppression. PAPO will lead the structure
We lead to peace and prosperity. We lead to tunay na pagbabago, tunay na kapayapaan, at tunay na prosperidad dito sa lupang pangako. Secretary Galvez, ang tagal ko nang inantay na ibibigay mo nang sa akin yung Susukan Brothers. Instead, you defied and become the Caesar of COVID-19. Irisolve mo yan. Lahat iyang ginawa ninyo, accountability, moral, professional, baka mamaya ma-court-martial ka pa niyan. Hindi diyan sa inyong korte, kundi dito sa martial na opisina ni King and Queen dito sa hulo. Kasi ang tindi ninyo, isulto na ito na otoridad ang ginamit ninyo. Kasi you cannot decide on something if you are not the king. Kaya nga Caesar is a king of COVID. Pero sa kasamaang palad, doon kayo umugot ng inyong otoridad sa World Health Organization. Wala nang sultan na nagbigay sa inyo dahil wala na rin otoridad na sultan-sultan na claimants. Yun ang sinabi ko sa ating mga kasama sa Malaysia. They are claimants. Yun din ang sinagot ko diyan sa Korea na nagtatanong, ikaw ba yan yung claimants na nagkiklaim sa Malaysia? I said, no. It's a big no. I am not a claimant. I am an heir and successor to the wealth and asset of the royal Hashemite, Sultanate of Sulu and Sabah. Heir apparent. Binigay ng Diyos Ama ng Allah para ma-implementa itong papo. Peace and prosperity against poverty and oppression. Hindi OPAP. OPAP ang siyang namumuno sa giyera. OPAP ang siyang nag-a-advise para magkagiyera. OPAP ang siyang nag-i-instill to put chaos in this land of promise. Dissolve this agency that instills severe suppression and oppression through the Interagency Task Force. Dissolve IATF. Dissolve lahat kayong mga oppressor and suppressor. Dissolve kayo dahil wala na tayong pera, wala pa tayong kahihiyang. Grabe! This is the severest rule of the era of the human race. Mismo batas, mismo advisor, mismo pinakapuno ng pinakaliderato ng mundo ang siyang nangunguna sa giyera. Ay aba, ginawa din ang ginawa ng Amerika. Sila din ang nagbigay ng mga advices sa presidente ng Amerika kung paano sakupin ang Afghanistan, kung paano sakupin ng Iraq at Iran. Kaya nagkaroon ng matitinding giyera ng dahil sa mga advisor na unit ng pusod ng bawat gobyerno dito sa mundong ibabaw. Matindi OPAP versus PAPO. Saan kayo ngayon? Sa OPAP ninyo na nagpapatay sa inyo? O dito kayo sa PAPO na pinangungunahan ni Queen Helen at ni King Mamay? We love each and every one of you, and we do not want you to be hurt again, to be killed again by these people who holds the power. Just in a click of a second, they can mandate to kill you. Ang dating, sila na ang Diyos-Diyosan dito sa ating kalupaan. Kaya nga itong mga kasamang MNLF, MILF, na walang alam kundi baril at bala, walang edukasyon na sapat, kundi sa utos ni OPAP ay lulusob sa Sabah. Nakaprograma, biro mo, ako pang advisan, Queen, kailangan magdanak ang dugo. Magdanak ang dugo. Bakit? Sino nag-utos sa inyo? Iyan po ang inutos ng OPAP para makita ng buong mundo na may giyera. Ay tama pala yung talagang sila ang namumuno
it is an ironical agency, entity of the office of the president. Anong nangyari sa iyo, presidente? Mula Gloria Arroyo, Ramos, Aquino, Duterte. Dalawang Aquino, anong nangyari sa inyo, ha? Yan, kahit kayo ba ay patay-buhay, eh kayo pa rin ay magkakaroon ng tinatawag na kustisya ng bayan. Kahit patay ka na, lilitisin ka namin. Kahit buhay ka, mas lilitisin ka namin. That is the criminal act against human race. Conspiracy, killing, and biro mo, harap-harapan, kami ang akusahan ng treason, sedition, iang opap, ano palang ginagawa niyan? Di ba sedition yan? That is treason? O ngayon, kami tumutulong para i-resolve ang global financial crisis, ang global climate change, ang global health crisis. Lahat na lang na globalist, mawawala sila sa tono nila at mawawala na sila sa programa nila to annihilate the majority poor of this world. Throughout the world, join me with my new program. Papo is the answer to this problem that has been caused by the Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Biro mo for peace process? Ang limpak-limpak na salapi for peace process, tapos ipaaway tayo dito? Hindi nila ano? Kami pa ang target, collateral damage. Kaya nga nakita ko talaga, sinabi talaga doon sa Zamboanga na kailangan magpaaway sila para mapatay nila yung dalawang tao na sumisira sa programa nila. Tama ba yan, Cesar Galvez? Tama ba yan? Iminana mo yung kasalanan ng iyong predecessor, ni Miriam at saka ni Dennis. Wow. This is the greatest revelation of today. Yesterday, it's much more. But I think this is much, much exposed to the eyes of the world. Biro mo nagsakripisyo ang lahat. Maraming buhay ang naapi, inaapi ng dahil sa batas ng OPAC. Dahil sa protocol ni IATF na nag-mandate sa kanila, OPAC, Office of the President, Office ng Advisor para sa kapayapaan at sa proseso ng pangkapayapaan. Saan kayo nagkuha ng inyong batas? Sa batas ng kasamaan, kasakiman. Mahirap ibigkas dahil kitang-kita na ng buong mundo kung sino ang nagpapaaway sa buong mundo. Bakit kaalyado ni Amerika ng Black CIA ang author ng inyong PGMA Bush Scenario of Conspiracy? May hawak po tayong kopya niyan. Mga pangalan nitong mga literal ng politiko dito mula Sulu hanggang Maguindanao, hanggang Basilan, hanggang sa Ginawa, na talagang the land of the bandits, the land of nowhere. Pag ikaw ay naligaw, isang bala ka lang pag ikaw tinarget na kalaban. Ganyan dito. Pero ako'y nagpapasalamat sa Allah nang ako'y dumating dito noong Hunyo. Hindi nila namalayan na nakarating ako. Kaya nga napagkamalan kaming squatter sa sarili naming kalupaan. Indanan is the land of our sultan. Pero anong ginawa ng pulis? Pinatawag pa yung ating kasama na royalty na pinagbilinan. Bakit nyo pinatira yan dyan? Pumunta kayo dito at malinis yung inyong pangalan. Ako pa ang kanilang kinalaban at harap-harapan. Bakit ako naniningil? Sila yung naniningil? Tapos ipataw dito sa akin? Saan ngayon yan ang mga taong kasabwat nyo? Police in the nun, hindi pa kayo nag-aayos sa akin. Pag dumating ang pera,
kawawa din kayo dahil unang-una, hindi niyo matitikman. Pangalawa, kayo ay ilalagay sa tamang kulungan. Bakit? Dahil kayo ang nagbigay ng maling impormasyon diyan sa kasangkatauhan sa inyong barangay na kami ay nahuli at kami ay hinuli. Kaya nga yung si Ahadain na pulis, graduate pa naman ng PNPA. Walang batas na kinikilingan. Ay abay, nagpukpukpukpuk pa doon sa loob ng korte. Kumo nakita nila pawid at sa kakawayan. Hindi nila alam, iyan ang umpisa ng hustisya ng sangkatauhan. Kasama na siyempre sila. Sila ang nagsampol, hindi pasampulan. Paano? Iyan ang aabangan ninyo dahil marami na ang aking ginawa para malitis ang iba't ibang liderato ng buong mundo. The Court of Heaven blesses the court of the seven maktum and give the order into the heart and mind and soul of the queen. Kaya nga nakita ninyo yung ating chop, yung ating silyo, ang babae nakabitbit ng timbangan ang isang kamay, ang kanan kamay, ang taliwa bitbit ang sword, pero hindi nakataas, nakalagay ang kanyang dulo sa lupa. Ibig sabihin, mag-andam mo kay naana si Queen, basi mo tigbas mo ba? Ibig sabihin niyan, napaka-powerful na significance. Kung ang ICJ ang kanyang logo, nakapiring na babae, ito, bukang-buka ang mata. Kitang-kita ang inyong katiwalian, ang inyong korupsyon, ang inyong pagpapatay, ang inyong panggigipit. Nakikita lahat ng dalawang mata ni Queen. No more OPAP. No more peace process from the office of the President of Malacañang. Papo will reign all over the globe. Peace and prosperity against poverty and oppression. This is a new matrix that I'm going to do. Ito ay katsangga ng lahat ng pobre na inaalila ng barangay captain, ng gobernador, ng congressman, ng senador, at ng presidente. At that, you are all liable into the court of heaven of the seven maktum. Wag, may part 2 po tayo na putol, live from Hulosulu. This is Queen Helen of Turajac, Elizabeth III, April 22, 2022. Part 2, dahil naputol at nagkaroon ng lapse dahil doon sa ating signal. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Sinabi ko, wag ninyong ismulin si Queen. Kasi small but terrible. Ibig sabihin niyan, lahat kaya niyang lampasan pagdating sa ating mga kapatid na talagang kailangan sagipin sa kuko ng militar at kuko ng politician. I am here to guard each and everyone's safety and security. I had been working day and night to protect all those people who trusted my rule, my administration, and my protective measure towards them. If they will continue to do the COVID-19, which is governed by the OPAP, then Queen herself will do the sanction of all these leaders that imposed the suppression and oppression. This Papo
this peace and prosperity against poverty and oppression will stand tall into the world, because I will make this as a passage to gain justice, to achieve my goal, to put this land into peaceful haven of all beings that would like to live in peace and harmony with God, with Allah. It is nice to see that each and every one of you listening are trying to find the real essence of your existence. I exist because I am with God, with Allah. I do things in accordance to His will. Every time I wake up, I say thank you for the gift of life. I breathe because God gives me life. Yung oxygen na binibigay niya sa akin, yung hangin na ibinibigay niya sa akin, yung tubig na ibinibigay niya, yung apoy na galing sa araw ang siyang nagbibigay ng init sa ating katawan. Lahat ito, hangin, tubig, apoy, lupa, ay mga elemento na binigay sa akin. Kaya nga tumawag si Professor Nori Sabayan kahapon, "Queen, malakas ang ulan at kulog. Sana hindi maglindol." Sana po, dahil alam natin na ang inyong lugar ay nasa volcanic fault. Lahat iyan dyan, mag-ingat lang kayo. Dahil ang nakatakda ay nakatakda. Iyan lamang mababali kapag kayo ay manikluhod sa kanya, na kayo ay protektahan against diyan sa mangyayari na matagal nang napaka-predict scientifically. Lahat iyang pagputok ng vulkan, lahat iyang volcanic fault na iyan, ay naka-programa iyan, dahil iyan ay binantayan ng ating mga eksperto para dyan. Kaya nga, dasal lang, kapit sa kanya. Iyon ang sinasabi ko sa aking mga kapatid na nandiyan sa Luzon. Mula Apari hanggang Hulo, mabuhay po kayo. Alpha Omega Development International Foundation. Magandang umaga din sa inyo, mga ka-Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao, Palawan, and lahat ng associations natin, yung mga natutulog, magising na kayo para dito. Lahat kayong nangangailangan na ng guidance, connect sa ating Maharlika Kingdom of God Secretariat para kayo at ma-advisan kayo kung anong next step na gagawin ninyo. Huwag kayong magdamot. Ang 400 pesos ninyo ay hindi kawalan, dahil kayo ang nauuna. Hintayin nyo yung pera ko na iyan mismo ay hinaharangan ng mga loko-loko, no? Sabi, ichik, loko-loko. Dahil ayaw nila nga na umasenso tayo. Kasi wala na silang alipinin. Wala na silang utusan para sa kanilang political career. Ang politika is a career na pinag-aaralan at talagang hinuhubog ang isang anak para maging politiko. That is a business. Kasi mas madaling yumaman kaysa sa professional na mga kurso. Be a politician. Be a revolutionist na liderato. Madali kang yumaman. Basta marami kang tao, nakita nyo naman. Sino yung mga siga-siga dyan na revolutionary group? Walang pinag-aralan. Pero kahit papano arisgado. At ang nakakatuwa, mismo
mga professional na uto. Bakit? Kasi akala nila may papel at ang pinakita nilang papel is Xerox din. Kumo marunong sila diyan kumuha sa Quiapo ng mga degree, ng mga kurso, talagang naniwala din na sila ay may doctorate degree, na sila ay mayroong degree ng engineering, lahat iyan. Napakagaling ng mga oppressor at suppressors. They are part of the game of the peace process ng opisina ng presidente. Because the revolutionary groups, MILF, MNLF, Abu Sayyaf, private armies, are part of the game of the OPAP. OPAP, no more. Papo, raising up into the land of promise. Peace and prosperity against poverty and oppression. Papo will give you more importance to live. Kayo ay bibigyan ng pagkakataon na mamuhay ng mapayapa. Mamuhay na aayon sa kagustuhan ng Diyos Ama, na hindi kayo inaalila, na hindi kayo ginigipit, na hindi kayo minamanduan nitong mga gobyerno, nitong mga militar na nakaangkla sa otoridad ng sultanato ng Sulu at North Borneo sa puso't mismo ng Malacañang. Salamat po, Ama, sa kalangitan dahil binigyan niyo ako ng lakas ng loob, isang bulat sa buong mundo ang katiwalian nitong OPAP na siyang nabayaran ng Malaysia, ng Brunei at ng OIC-OIC nila para maghasik ng lagim dito sa lupang hinirang. Salamat po dahil unti-unti na-open na ang mga mata ng mga taong naghahanap ng kasagutan bakit nahayaan silang mabuno ng walang ibang tao na manindigan. Takot dahil sa baril at bala. Takot dahil mawalan sila ng negosyo. Takot dahil mawalan sila ng kanilang karir at trabaho. Matatakot pa ba kayo? Wala nga silang pambisweldo. Kahapon umiyak ang gobernador ng Maguindanao nang wala siyang ma-withdraw sa kanyang bangko dahil wala ng pera ibibigay sa inyo. Lahat ng nagbigay sa inyo ng pera, kung saan man yung mundo, at kung kayo yung kakontrata ng oil rig ng Texas, maghanda kayo dahil mismo yung Texas drill walang pera isuporta sa inyo. The World Bank collapse. The U.S. Treasury collapse. As I told you, I have spoken a lot. It will not be long. All of you will cry because how could you spend a money when it is not anymore of value? You have failed to obey the rules and regulation of the absolute monarchy. January 22, 2022. How many months has passed? You still do not listen. Now the world is already awakened. The world is already seeing the difference. Saan nga ba nagmula itong kasagutan na magkakaroon ng economic reset? Hindi si Quantum, kundi si Quintal. Our QE329 is the system that will resolve the global financial crisis. Hindi ako may gawa niyan. Ang Allah, ang Diyos Ama. Tinuruan lamang si Queen
at salamat sa aking kapatid na siyang binigyan ng angking talino. Congratulations sa inyo, lalo na sa Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, sa ating secretariat na bumubuno ng ating ginagawa kahit walang sweldo, kundi talagang voluntariness para matuloy ang ating programa sa pinansyal. Salamat sa iyo, kapatid, diyan sa Likwasan Mars, ang Sultan ng Maguindanao. Siya, talagang hinahangaan ko. Pag sinabi ni Queen, magbigay kayo, ay iyan para sa inyo. No question asked. Ang problema natin, yung mga nakabigay lang at nagre-reklamo na. Huwag kayong ganyan. The more kayo nagko-complain, the more kayo nawawalan. Kayo ay binibigyan ng pagkakataon. Kung ayaw ninyo, di huwag. Basta, huwag nyo akong kulitin pag kayo ay wala sa loob ng sistema ng QE329. Sinabi ko sa inyo, ang RCI ninyo, ang Royal Citizen ID, ay siyang batayan dahil dyan ako humuhugot ng aking puwersa pag kayo ay kinakailangang sagipin sa kuko ng militar at sa kuko ng politika at sa kuko ng IATF na ang kanilang mandamos ay ang OPAP. Ngayon, itong PAPO, number one kayo na siyang bibigyan ng prioridad kasi nandiyan na kayo sa akin. Nandiyan na yung pangalan ninyo. Peace in prosperity against poverty and oppression. Maganda pakinggan at mas maganda kapag iyan ay naimplementa ng maluwag at maganda, hindi lamang dito sa lupang hinirang, kundi sa buong mundo. This is a greatest way of expressing the love of God and the compassion of Allah, that all of you will live in peace and harmony with each other, coexist beyond the barriers of religion. Wag na ninyong gamitin ang pagbigay ng mga diskriminasyon sa Muslim, sa tribo, dahil ang Kristiyano ay dapat noon naging liderato sa pagiging makapobre, makatao, at yan ang naging dahilan kung bakit lumantad si King and Queen, dahil nasa sobrang pag-discriminate sa maliliit na tao na pobre na kaya nilang apihin at pigilan o masenso. We are here to protect each other's right. That is why PAPO will be the safeguard now of each and everyone's right to live, to freedom, to be free from the claws of the politician and the military. Thank you very much, Lord. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Hindi niyo ako pinapabayaan. Lahat ng aking sinasambit ay may balor, ay may value, dahil ito ang makatotohanan. Ito ang siyang magbibigay ng liwanag sa isa't isa. Hindi ninyo kailangan pumatay. Hindi ninyo kailangan lumaban sa kanila sa pamamagitan ng baril at bala. Labanan ninyo sa inyong bibig at ipagtanggol ang inyong mga sari-sarili. Hindi nyo kailangan mag-aral ng doctorate o galing sa Universidad ng Santo Tomas o ng UP para magiging isang tagapagtanggol ng maliliit na mga tao na inaapi at inaalipin. You need only the love of God so that you can express love to others. Be compassionate. Be kind. Huwag yung masyadong madamot. Alam ninyo,
dito sa mission ko, sinasabi ko palagi, luha ang aking puhunan, awa ng Diyos Ama ng Ama. Dahil alam ko, darating ang panahon, tatamasain natin ang grasya na iniwan sa atin. Yan ang ating gagawin na ihimplo sa iba't ibang bansa. Masyado tayong maging mapagsunod sa utos ng Diyos Ama. Marami siyang kautusan na pwede nating gamitin, magiging isang tunay na tao, tunay na talagang nilalang sa ngalan ng Diyos Ama ng Ama. Yan ang aking masabi sa araw na ngayon. Tayo ay nakawala sa kuko ng oppressor and suppressor. From the office of Presidential Advisor for Peace Process, nakawala tayo dahil sila ang kumuha ng ating karapatan. Nang pag-aalipin nila sa atin ay iyan at pinakawalan ng Diyos Ama. Dissolve Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Dahil kitang-kita mula Sabah Standoff, Sambuanga Standoff, 44 Sapmen, Marawi Siege, ngayon ang pag-angkin ng Ligwasan Mars, OPAP pa rin ang gumawa. Maraming salamat po sa inyo at kayo ay pagpapalain ng Diyos Ama. Dahil dito nakita natin kung sino ang mga taong dapat bigyan ng hustisya ng bayan. Marami pa, maraming kasabwat, marami pang whispering home. At iyan ang OPAP, ang siya ring nagbigay ng suporta sa lahat ng claimants para hindi matuntun ang totoong tagapagmana. Grabe! Meron pa ba kayong ilalabas na alas para i-repute, i-dispute itong pananalita ko? Ilabas nyo na. Dahil nandito lang si Queen sa pusod ng Kolosolo. Ibig sabihin, lahat kayo ay may paraan. Hindi ko kayo inakusahan. Subalit, ang isang bagay bago ko ilabas ay nasa liksik ko ng husto. Sabah Standoff, napakalaking krimen. Maraming namatay at maraming nalagay sa death row magpahanggang ngayon. Nasaan ang claimant sultan ninyo? Dapat kayo ang nagkuha niyan. Nasa death row yung mga lumaban sa Kiningaw, lahat yung mga bata. Kawawa yung buhay. Kayo dapat ang magsagip sa kanila. Kasi kayo ang sultan eh. Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Kayo ang ituro ko. Kasi kayo ang namuno niyan. Tama. Tama. Masabihan nga ang Putrajaya na kayo yung bigyan ng notice to claim all of those. May isa ba sa inyo nagpadala ng kurado doon, ng lawyer to save these people na dinakip ng militar ng gobyerno ng Malaysia at naka-death row? Marami yan sila dahil sa Sabah Standoff. Sa Sambuanga Standoff, meron ba kayong lumaban? Saan na yung mga tao na naihulog sa bapor, sa barko? Dahil pinadala kuno sa Manila dahil mga abusayap, mga MNLM. Pero yun din ang ginamit nila para sa kanilang programa sa paghasik ng lagim. Yan si OPAP. Yan ang Cesar ngayon na siyang mananagot sa kaniyang mga ninunong mga kasalanan. Maraming salamat po. Sana mabigyan kayo ng